bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Usap-usapan ngayon sa social media ang mainit na sagutan ni Congressman Rodante Marcoleta at ng tinaguriang Sibuyas Queen na si Lilia Cruz. Humarap sa pagdinig ng kamera si Onion Queen. Dahil sa sobrang pagtaas ng presyo ng sibuyas, maging ang market demand ng sibuyas na question din. Sa naging sagot ni Onion Queen, nabisto ni Congressman Marcoleta ang tunay na dahilan ng pagkalugi ng ating mga sibuyas farmer. Mismong sa bibig ni Onion Queen, nanggaling ang presyo ng kanilang pagbili ng sibuyas sa mga kawawang magsasaka. Narito ang report. Po, Your Honor. So, pasensya na po kasi talagang sa sobrang tagal na na talagang binubugbog po. Hindi po talaga maiwasan. So, talagang yung situation po kasi, kaya ikilala ko na nga yung pangalan ko. Ako, si Lilia Lea Cruz, isang agripreneur. Meron po kami organization before na talagang ito ang tumutulong sa ating mga farmers. Pero ito po ay dahil sa issue na nagkaroon ng problema. Ito po ay talagang hindi na ganun ka-active. So, ito po yung base ng Exporter Vendors and Farmers Association of the Philippines. So, sana naman po yung mga nagbibintang po talaga dyan ay lumabas. Yun lang naman din po yung pakiusap po para ito pong problema natin na kinakaharap na naging situation sa pag-spike po ng presyo ng ating pinag-uusapan ngayon ay napakalaking tulong po dito sa ating mamamayan dito sa ating bansa. Kasi hindi po naging makatarungan itong pagkakaroon ng napakalaking problema na sinabotahe magmula 1 ng Agosto hanggang 1 ng Disyembre ay talaga pong sabihin na natin na sabotahe ang ginawa nila at sinadya po ito. Ako po, willing po ako sa kaya ng aking kaalaman, ay willing po akong makipag-cooperate dito po sa ating committee hearing. Yun lamang po at ako po ay talagang natutuwa at wala po mapagsidla ng tuwa dahil ito po sa tagal na ng panahon at pagkakataon na talagang sinisira ang aking pangalan ay nagkaroon na rin po ng katuparan na makaharap po dito at haharapin ko kung ano man po at sino po yung mga taong ito. Maraming salamat po. Sir Chairman. Maraming salamat. Yes, the Honorable Conhun is recognized. Mr. Chairman, gusto ko lang po linawin. Madam, kayo po ba yung tinatawag nilang si Mrs. Sibuyas? Para malinaw lang po. Your Honor, yun nga po ang nakakalungkot. Kasi bakit nga tatawagin nila akong Mrs. Sibuyas or kahit na ano pang paratang tungkol sa sibuyas? Mr. Chair. Thank you. Yes, the Honorable J.J. Suarez is recognized. Yeah, just a point of clarification on the statement issued by Ms. Lea Cruz. She mentioned two words, sabotahe and nila. Can we just get a clear picture kung sino sila at ano yung sabotahe na sinasabi niya na nangyari nung panahon, nung buwan ng August, anong po, buwan po ba ang sinabi niyo? Yes, Your Honor. Month. Oh. Can she just expound? Because I don't know who sila is. And can she further elaborate on the supposed pagsasabotahe na ginawa sa industriya ng sibuyas at bawang? So sure. Yes, salamat Kong JJ. Ma'am Lea, yung inyo pong ano? Tugon po doon sa katanungan. Your Honor, ito po ay malinaw naman po doon sa naging sitwasyon natin dahil ang ating pong ahensya ay nagkakaroon po sila ng talaan na kung saan meron po silang pino-forecast kung ilan po ang ating mga supply na available sa ating mga warehouse. So siguro po meron po ditong tamang sasagot dito po sa sitwasyon na to na ito po ay documented at ito po ay sinasubmit at pinipresent po every time po na nagkakaroon po ng mga meeting. Just a follow-up, Mr. Chairman. Yes, the Honorable PD. Well, I have been hearing the question as well as the answer. Ang tanong lang ng ating kasamang
Congressman Suarez, sino yung sinasabi mong nagsasabotahe sa inyo? Or you don't have any name which you can give to us? Hindi mo pwedeng pangalanan at hindi mo pwedeng bigyan na sinasabi mo may nagsasabotahe sa iyo. That was your opening statement. And you have not answered that question. May maibibigay ka bang pangalan? Ito pong pangalan na sinasabi po natin ay makikita po ito pag nagkaroon po tayo ng presentation na manggagaling po mismo doon sa ating ahensya na kung saan sino po yung talagang ahensya. Ma'am Lea, ito po ba ay tinutukoy ninyo ang Bureau of Plant and Industry? Opo, yes po, okay. Kasi meron po silang regular na meeting. Meron po silang meron po silang sinasubmit. Meron pong computation. Meron po tayong presyo na during dun sa panahon na 'yon ay meron pong napag-uusapan. Siguro po maganda po na mismo po para po yung tama po na report at tama pong mga information ay masaktuhan po natin dahil mismo sila po ang kaya makapagbigay ng mga nabanggit po natin. Mr. Chairman, just a follow-up. Sinabi mo kanina na ikaw ay sinasabotahe. Tama ba ang aming conclusion na ngayon, bagamat may allegation ka that there was a sabotage against you, you don't know any person na nagsasabotahe sa iyo, or you don't want to disclose the names of these persons? One business takes on many challenges. Your Honor, ang sinasabi ko pong sinasabotahe ako ay yung pagsira sa aking pangalan. Okay, so pala, okay. Sino yung sumisira sa iyong pangalan? Let's be direct. So siguro pa po pwede po natin makita sino po ba talaga yung mga tao, okay, na nandun sa meeting. Hindi mo alam kung sino ang sumisira sa iyong pangalan. Sa ngayon po, siyempre, hindi ko pa po talagang masisigurado na sila yon. Pero nga po, mas clarify po tayo na, Your Honor, ang sinasabi ko po, sinasabotahe dahil nakikita mo ninyo naman po kung paano po nilang sirain ang aking pangalan. And yet, alam naman po natin yung ating mga inventaryo, kung sino may mga hawak na stock, na kung saan magpapakita po yan ng report doon po sa inventaryo ng ating kung saan ang ahensya yung pong nagre-report. Yeah. So, final question, sa madaling salita, wala kang masasabing sino mang tao. Yes or no? Sa ngayon po, no. No. At posible ba na alam mo ang tao kaya lang ayaw mo sabihin ang pangalan? Kami po ay nagkakaroon din ng sariling confirmation po muna at ito po ay ibibigay ko po sa inyo in written pag ito po ay na-confirm namin. At gano'ng katagal bago mo makumpirma para hindi namin asahan ng mahabang panahon ang pagbibigay mo ng mga dokumento? Siguro po, pagbigyan nyo lang po ako sa susunod na hearing, baka magkaroon na po ito. Kasi po, kailangan ko din po silang i-validate based po sa mga report at based po sa nakikita ng mga ating mga task force. Okay. Just to refresh your memory, do you remember that I filed a resolution way back in 2014 naming you as one of the hoarders? Ang tawag pa nga nila sa media, Queen of Onions, hindi Mrs. Sibuyas. And in that committee hearing, way back in 2014, you were accused by a certain Lilibet Valenzuela. Natatandaan mo yon? Yes po, correct ko lang po kayo, Your Honor. Not onion queen na sinasabi nila. Garlic po yan po, Your Honor. Ah, garlic. Not onion. Yes, Your Honor. No, that was an onion investigation. Okay. Okay, I'll just read a portion, and this is a public document. Whereas according to Volunteers Against Crime and Corruption, Council Attorney Ariel Genaro Jawid, the only companies that were given importation permit by the PBI were limited to companies owned by the driver, clerks, and other household of Lea Cruz. And this is importation of garlic and onion as early as 2014. And in that particular case, you also mentioned that there was a case filed against you before the ombudsman regarding this issue. My question is, what happened to that criminal case before the ombudsman?
Your Honor, naka-pending pa po. Kasi yung kanilang pinipresent na kanilang mga, tawag ito, witness, ay lagi pong hindi available. Pending for investigation. Yes, Your Honor. Okay. Okay, thank you. Mr. Chair. One quick question, Mr. Chair. Just to lay down the yes. grounds. Yeah. But before that, I just want to clarify kay Ms. Leia Cruz. Kayo po ay nasa industriya ng sibuyas, tama? Isa lang po yan ang sibuyas. Actually po, mga gulay po talaga kami. Nandiyan po yung pakbet, nandiyan din po yung chop suey, nandiyan po yung spices. Pero familiar kayo sa sistema at saka sa pagpepresyo ng sibuyas? Ang pagpresyo po ng sibuyas ay nanggagaling po, depende po kung ano yung production cost niya, na yun po yung sinusunod po namin. So sa supply na, basehan natin yung supply nitong nangyari nitong nakaraang mga buwan, magkano dapat ang sa tingin ninyo bilang isang nasa industriya ng sibuyas, magkano lang dapat na presyo ang sibuyas noon? Actually, yung nakaraan po kasi nga itong taon na to, yung 2022, nagkaroon po yung sa amin ang problema. Kaya hindi po kami nakapag-participate po talaga dun sa onion trading. But kung pagbabasihan nyo po, napakalinaw naman yan. Sa farm gate price po, makikita na natin magkano po ba lamang dapat ito ibinebenta. Kasi po yan, cost to cost po yan. Pang farm gate price po natin ng pamilihan, i-average mo po yan. Meron po yang mga tinatawag po natin na may mga P sa storage po. Meron din po siyang Riseco. So siguro mas pinakamaganda po siguro makasagot din ito ay kung andito po yung kasamahan natin magsasaka para din po accurate. Pero ito po talaga dapat depende po dun sa farm gate price, yung po yung kukompute natin. Kung naaalala ko, yung narinig ko na mga farm gate price nila, kung 28 to 40 pesos po ang farm gate price, dapat po ito nung pagdating po ng August ay nagbebenta lamang po sila ng 50 to 65 pesos per kilo. Based po sa computation, pagdating naman po ng September kasi po nagre-reseko sila, dapat lamang po ito ay binebenta lang po ito ng 70 pesos, kita na po ang ating magsasaka doon sa kanilang in-stock. At pagdating po ng December, dapat sa ex-cold storage price po ito. Retailer po. Yan? Retailer price? No ha? Po, ano po yan? Ex-cold storage price po, Your Honor, kung sinasabi. At pagdating po dapat ng December, yan na po yung pinaka-grandstand po, yan na po yung talagang recovery nila. Dapat po pinakamataas na presyo sa cold storage price ay aabot lamang po ng 85 pesos at kumita na rin po ang mga traders po dito, Your Honor. So sa retail dapat magkano, ma'am? Retail price. Mostly po nag-aano po yung mga yan, nagka-come up po sila. Dapat po meron po silang, kung ikaw ay retailer, masaya na sila kung dapat may 20 sa 120, dapat po happy na sila. Mr. Chair. Opo. Yes, thank you. May ka-clarify lang po ako. Sige po, meron ding clarification po. May I recognize the Honorable Janet Garin to be followed by the Honorable Suarez, who's yielding to the Honorable Marcoleta and then the Honorable... Yeah. Okay. Yeah. Very, very good. Yes. Mr. Chair, please sorry, proceed. Papalis lang po ako. Mr. Chair, I'm just confused, no? Just for clarity and for everybody to align, is our resource person a farmer, a financier, a trader, para po ma-align tayo kasi maybe we are getting information from a resource person. Hindi ko po kasi naiintindihan, parang alam niya lahat. So ano po ang trabaho niya? And what is her expertise in terms of agriculture? Is she a farmer, a financier, or probably a trader? Pwede ko na po sagutin, Your Honor. Your Honor, kasi po ang mga farmer po ay may mga iba't ibang criteria yan. Meron po tayong tinatawag na professional farmer. Meron po siyang corporate farmer. Mr. Chair, with due indulgence, pasensya na po, I'm rushing to a flight. Yes, anyway, po ang tanong, yung simpleng ano na lang sagot na ano. Farmer po at the same time nagtitrade din po. So you are a farmer. Where is your farm? Saan po ito? Gaano kalaki? So you're planting onions. Yes, Your Honor. Yeah, Mr. Chair, may we request a copy of the farmlands of a resource person so that we will be enlightened as to paano niya nakukuha yung ganitong mga presyuhan. Yes po, Your Honor. Salamat. Sige po. Hintayin na lang po namin yon, yung submission po natin. Yes po. Thank you. May I recognize Kong Dante Marcoleta?
to be followed by the Honorable Ria Vergara for their quick clarifications. Salamat po, Mr. Chair. Kasi po, ang pagkakaintindi ko, itong pagdinig na ito is about hoarding. Ngayon, nako-concentrate po yung ating pagtatanong kay Mrs. Miss ka ba o Mrs.? O Mrs. Leia, siya po ba yung hoarder? Hindi po, walang biro. Kasi ang alam ko, kaya ako dumalo rito, naharap tayo sa problemang pag-hoard ng sibuyas at saka bawang. Eh kanina pa ako nakikinig, parang sa kanya po nasesentro ang usapin. Eh gusto ko malaman kung siya yung hoarder, sapagkat kung gano'n ay talagang sa'yo mapupunta ang usapan. Kayo ba ang hoarder? Hindi po, Your Honor. Hindi po, kasi sa tanong ni Congresswoman Garin kanina, sabi niyo farmer kayo eh. Pero ang nababalitaan po namin, pinupuntahan niyo yung mga farmers na nagpo-produce ng ano, kayo ang nagpipinansa kanila. Kaya akala mo farmer kayo, pero kayo yung nagbibigay ng financing sa mga farmers na nagtatanim po ng sibuyas at saka bawang. Tapos kayo po yung bumibili. Pagkatapos nawawala po yung binibili nyo hanggang sa walang mabili. Ganun na nangyayari. Sabi nyo kanina, ang presyo po, Mr. Chair, narinig ko. Sabi nyo yung presyo ng sibuyas ay dikta po nung production cost nila. Tama ba yun? Ibigyan kita ng halimbawa, nagtanim po ako ng sibuyas. 3,100 square meters po. Siguradong alam mo, dahil ikaw, marami kang kausap ng mga farmers. 3,100 square meters. Nice square meter. O nga. Ang aking production cost ay 63,000. Magkano mo dapat bilhin per kilo? Ano? Pag po, kung 3,000 square meter ang inyo po nga, kung 3,000 square meter po, Your Honor, ang sinasabi niyo po na kukunti lang natanong, hindi naman ako maraming lupa, kukunti lang. Gusto ko lang magtanim para makatulong ako sa ekonomiya natin. Sige po. Binenta ko po noong January 28. Ngayon, kung talagang sa production cost ang basihan, magkano dapat na binili sa akin per kilo? Kasi po, ang production cost po ngayon dahil sa pagtaas ng ating mga inputs, umaabot po ng depende hindi po sa... Hindi nga, 63,000 nga, binibigyan na nga kita eh. 63. Fertilizer, land preparation, yung nililinis mo, pagkatas dinidiligan mo, lahat na. Kinuwenta ko po, 63,000 lang ang production cost. Magkano dapat binili? Kung 3,000 square meter at 63,000 po ang cost of production nyo, dapat po okay na po ito sa 35 pesos per kilo if 63,000 po. Kasi so, meron kasi... Meron ka pa pong ano diyan eh, meron so, ka pa. So babayaran mo pala ng 35 pesos per kilo yung aking produce. Kung ano po? Opo, nagpe-base po kami sa production cost eh. Yes oh, po. Oh, kaya nalulugi ang mga partners. Alam mo bang binenta? Alam mo bang binili sa akin, Mr. Chair, 150 pesos per kilo. Masaya na ako dahil kumita naman ako ng konti. Mm-hmm. Kaya pala namamatay ang mga partners eh. Mali ka talaga. Mr. Chair, ang gusto ko sana ng tanungan natin ganito. Meron bang ahensyang nagmo-monitor kung anong consumption ng ating mga mamamayan, halimbawa sa isang taon o kaya sa isang buwan? Meron, para alam natin, kasi kung hindi po natin alam kung magkano yung demand, ilan ang consumption, hindi natin alam kung anong dapat natin i-produce. Kanya nga magkakabali-bali ho eh. Meron po bang, halimbawa yung Bureau of Plant Industry, kayo po, alam mo ba, meron ba kayong forecast kung ilan ang level ng consumption natin sa isang taon o kaya sa loob ng isang buwan? Meron ba kayong monitoring? Sir, actually po, we are also basing po dun sa ating pong PSA. Hindi, kanina sinasabi mo lang eh. Ang tinutukoy mo lang, ang minomonitor mo lang yung mga importers eh. Hindi mo alam ang traders eh. Kanina sinabi mo eh. Kung hindi mo alam yung sa traders, ang binomonitor mo lang yung mga importer, hindi ko nga maintindihan kung bakit yun lang ang trabaho mo. Eh paano yung supply? Paano mo na mo-monitor yung supply?
Actually, sir, meron din po kaming kasama sa DA, yung sa high value crops po. Hindi nga, magkano nga yung consumption? For example, tanungin kita ngayon. Magkano yung level, karaniwan, sir, yung consumption ng sibuyas sa loob ng isang buwan, normal period? Sir, sa loob po kasi ng isang taon, sir, 2.56 kilos po per capita consumption po natin. Ilan? 2.56 po per capita consumption, sir. Ilang milyong Pilipino ang kinukuwenta mo? Sir, sa 114 million po yun, sir. 114 million. So ang sinasabi mo, isang gul kumakain na ng sibuyas? Okay ba, sir? Eh, hindi po ganun. Kailangan sabihin mo sa amin, okay. So kung halimbawa, 2.56 kilos. So sabi mo, 114 million. So, ang ina-assume natin, Mr. Chair, yung mga sanggol na kapapanganak, kumakain na ng sibuyas. Tama? So pagka ganun, ilang kilo dapat ang na-produce natin? Domestic and imported? Sir, bali po kasi sa atin po for a month ay nasa around 21 metric tons po dapat yung atin pong supply po, sir. Napoproduce natin ng 21 metric tons per month. Sir, may mga lean months po tayong tinatawag, sir. So pagka po, pagdating po ng bandang ganito po, February, March, April, May. So sir, nakakaya po natin yung production, sir. Ibibigay mo sa amin sa committee, ilan ang projected na supply at saka yung demand. Para sa ganon, alam ng mga tao o mawawala na ng sibuyas para yung presyo hindi na mo-monitor ng mga hoarders. Kasi halimbawa, yung buwan ng Marso, alam nila na talagang ang production. Kasi maaaring alam niya sa inyo eh. Hindi kayo nakapagbibigay ng data eh. Alam na mga hoarders na ang sibuyas na supply ay mawawala. Pipilitin nila ngayon na itago ngayon yan. O sabi mo, minomonitor mo yung mga cold storage, yung mga bodega. Bakit po hindi natin makita? Yes, please answer. But before you answer the query of the Honorable Marcoleta, Kong Dante, meron pong presentation noon ang DPI. Bibigay po namin sa inyo yung kopya. Meron pong nabanggit po nila yung consumption at saka supply. Hahanapin lang po namin para ma-furnish namin kayo ng copy. Baka naman para ma-review ninyo. So, ma'am, please respond to the Honorable Marcoleta. Opo. Sir, sa ngayon po, hindi po kasi lahat pa ng atin po mga cold storages ay license po or kaya po nating ma-monitor. So, ngayon naman po may move na po si DPI in collaboration po with DILG para po, kasi po ang may hold po kasi ang local government units pagdating po doon. So, kami po ay in partnership, in collaboration po with them para po, kumbaga sir, nakita din po talaga namin na hindi po namin lahat na kikita eh yung mga cold storage warehouses. So, alam po ninyo, Mr. Chair, ang dapat nyong i-monitor yung sa Bureau of Customs. Hindi po nyo nalalaman yung dumarating kasi napapalitan na po yun. Ganito po ang dapat nyong gawin sa Bureau of Plant Industry. Makipag-ugnayan kayo sa Bureau of Customs. Alam po ba ninyo na ang isang cargo, yung international shipping, yung vessel, 24 hours bago siya pumasok sa ating teritoryo, nagta-transmit po siya ng forward in yung inward manifest online. Alam na po ng Bureau of Customs kung ano ang laman ng shipping na yon. Ang problema, pagdating dito, napapalitan yung mga papeles. Okay? So, yung isang container na yon o 10 container, sibuyas ang laman, pero papalitan nila. Ngayon, hindi mo ngayon na-monitor na dumating pala yung sibuyas. Nangyayari ito eh. O, tingnan mo, makipag-ugnayan kayo sa customs, yung Pier Inspection Division kung barko. Kapag ka-aeroplano, airport, Operations Division, pinapalitan nila yung bill of lading at saka yung airway bill. Ito yung marami. Ginagawa niyo po ba yun?
Sir, if I may po. Sir, actually hindi, po. Hindi, ginagawa niyo ba yun? Yes, sir. Alam niyo ba yung, alam niyo ba kung gano'y yung palitan, kung gano'y karami? Yes, sir. Yes, sir ka ng yes, sir. Alam mo ba? Sir, ganito po. Maraming napapalusot na sibuyas, lalo na ngayon. Opo. Pagkatapos itatago nila. Una wala na si Leia Cruz. Andiyan ka pa ba? Hindi ka ba naniniwala na napapalusutan sa Bureau of Customs? Kinukuha mo lang ba sa domestic yung sibuyas? O meron kang imported? Wala po akong idea, Your Honor. Anong wala kang idea? Doon po sa sinabi niyo po na pinapalitan yung po nga as yung tapos. So domestic ka lang? Domestic po, domestic dito lang po. Oh, pero sabi kanina ng chairman, isusumiti mo sa amin yung mga farmland na pinipinance mo para malaman natin gaano yung nabibili mo sa lahat ng farmlands na pinipinance mo. Para makita natin saan mo dinadala at ilang bodega at ilang cold storage, makikita kasi natin dyan kung binili mo at ibinenta mo kagad. O kaya kasi kapag kamura, sasabihin mo sa kaibigan mo, 3 months naman tayo, magbabayad lang tayo ng ganito. Pero after 3 months, may sasalyan natin ng mas maraming kikitain natin. Kabisado natin yan. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang World News Report. Rewind. React. Press back. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.